At hindi ko maamoy yung tomato. Kasi familiar sa akin yung mga kamatis na familiar sa akin yung amoy na yan. Because I want to try kasi gusto ko yung ano, alam mo yung medyo makintab-kintab na parang fresh yung face mo and then makintab-kintab lang, parang ganun. Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel! Yahoo! Charot! Parang lately guys, napapansin ko na nauuso yung mga moisturizer na aloe vera, di ba? Nag-umpisa sa ano yan eh, sa Nature Republic na aloe vera gel. And then, lumabas naman si Jeju Aloe Eyes ng Fresh Skin Love, di ba? And then, nag-endorse na naman si Ann Klutz ng sa Lux Organic na soothing gel aloe vera snail, di ba? Bongga yun guys. Alam mo guys, sa lahat ng mga yun, ang pinaka-bet na bet ko talaga yung soothing gel na aloe vera snail. Kasi, hindi lang siya moisturizer guys. Pwede nyo rin siyang gawing primer, makeup base, di ba? Saan ka pa? Moisturizer na, primer pa. Wow! So, ngayon naman, meron na namang nauuso. Medyo matagal-tagal na. Ay, hindi naman ganun katagal. Mga late last year lang. Pero hindi ko lang talaga siya nagawa ng review dahil naisip ko, tambak na yung mga gel ko dyan sa ref. So, sabi ko, gusto ko munang ubusin bago ako mag-purchase ng iba. So, medyo ngayon 2020 na, gusto kong i-level up yung aking skincare. So, ayun, bumili ako ng yung tomato nila ng Fresh Skin Lab. So for today's video guys, itatry natin yung 98% tomato glass skin. Ayan, ng Fresh Skin Lab. Ayan guys. And hindi ko pa to na-try. First time kong mag-purchase nito. So, I hope na mag-work siya sa aking very, you know, oily skin, texture skin. Lagi ko naman sinasabi yan. Okay, so this is 98% tomato glass skin ng Fresh Skin Lab and soothing gel lotion for nourish and luminous white glow. This is a dye-free, alcohol-free, paraben-free, mineral-free, benzophenone-free. Okay, so nakalagay din dito guys na optimum result when refrigerated. So, for me, mas okay din talaga naman na ilagay natin sa rep yung mga gel, yung mga, alam mo yun, yung mga aloe vera gels, nail gel, mga ganyan. Especially ito, kasi this is tomato. So, sinabi dito na mas okay daw pag i-refrigerate natin. And then, ang claim naman niya is tomato glass skin soothing gel lotion is specially formulated gel lotion comb that gives the skin a luminous white glow. Okay guys, so this is 300 ml for the price of 249 pesos. And this is available sa Lazada, sa Watson's, and sa lahat ng mga leading drugstores. And this is soothing gel lotion is made with 98% tomato extract. Mm-hmm. And then direction, apply a generous amount of moisturized dry skin to fill and more soothing effect and store lotion for about 30 minutes in refrigerator, then apply on skin. Feeling ko lang guys, itong tomato glass skin is good for dry skin. Ako naman, hindi ako dry skin. Oily skin ako guys, but still, I want to use this. I want to try kasi gusto ko yung ano, alam mo yung medyo makintab-kintab na parang fresh yung face mo and then makintab-kintab lang, parang ganun. Kasi medyo, kahit na oily yung skin ko, medyo may pagka-dull siya. So, gusto kong mangyari is mag-glow, which is yun ang claim niya, mag-glow yung skin mo. So, ang balak ko guys is ite-test ko siya for 1 week and then after 1 week, sasabihin ko sa inyo kung ano yung result, kung ano yung experience ko sa product na to. So, ang gagawin ko siya kanya guys is gawin ko siyang pang day moisturizer and then para hindi sila maghalo nung aking snail, aloe vera snail is yung aloe vera snail ko is gagawin ko na lang siya as primer. And then ito yung gawin kong pang day moisturizer para makita ko kung ano talaga ang effect niya sa aking skin. Charot. And then after 1 week, i-update ko kayo kung ano ang kinalabasan niya sa aking skin. Ayan, gusto ko siyang buksan kasi gusto ko siyang maamoy kung amoy kamatis na ba siya, di ba? Ayan, i-open ko na. So, same lang guys dun sa Jeju Aloe Eyes na meron siyang, pagka-open mo, meron siyang another packet. Ayan. I don't know. Pero sana, no, since na tomato siya, made in tomato, dapat naging medyo may pagka-reddish yung
color niya para alam mo yun, yung pag-open mo palang alam mo na tomato dahil medyo may pagka-reddish yung texture niya, yung color niya, but still the color is white, same lang din dun sa Jeju Alu Ice. At hindi ko maamoy yung tomato. Kasi kamila sa akin yung mga kamatis niya. Kamila sa akin yung amoy niya. I don't know, hindi ko maamoy yung tomato, pero baka naman yung effect niya is para ka rin talagang kumain ng regular na tomato. Hindi ko matest ngayon, guys. O, try ko na lang sa tomorrow and then after 7 days, i-update ko kayo kung ano ang, you know, result niya sa aking oily skin. I think hindi lang siya pang face. Pwede rin siya sa ibang parts ng ating body. Yung mga part na merong dry, ganyan. So, pwede mo siyang i-apply doon. Not specifically na sa face talaga siya. So, wala naman siyang kasing nakalagay dito na only for face. So, pwede siya sa ibang parts ng ating body na merong dry, diba? Okay, guys. So, I hope you enjoy watching and please don't forget to give this video a thumbs up and subscribe to my channel if you're new. I'll see you in my next one. Bye! Every single day.